ONIP PH, ang members ng ONIP PH, nandito na, ready na mag-secure ng turtle. Rindo dito, tinatry pumwesto, and Edward din. Pero si Super Prince pa rin naman ang makakukuha nun. Pero mukhang may mangyayaring clash dito, Rindo, mapapabagsak na nga. Mm-hmm. Hindi kinaya doon, napakaraming hold at maging dito si Hajizi, kinakailangan natin. Ano nga ba yung magiging sagot dito ng Blacklist International? Dahil mukhang si Renejay mauna na naman, hahatakin dito with the I am offended combo, feathered airstrike, pinaulanan din siya rito. Pero makakasurvive pa pa, hindi dahil nandoon yung torn apart memory at si Netsky ang tuluyang kukuha. Hindi talaga nagbibigay ng opening para dito sa side ng Blacklist International, pero si Renejay dito, naghihintay. Hahatakin na awa rito si Kekedot, mukhang yun ang ayong magiging plano, pero yung napakagandang pagpagsak ng feathered airstrike, hindi nila yun in-anticipate, Adi. At ngayon, sila onti-onti muna para sa side ng Blacklist. Yun yung mga kailangan gawin ng Blacklist International pagdating sa laban na to. Kailangan nila makakuha ng mga ganong space na nabibigay nitong ONIC PH dito dahil nga naman kailangan nila ng mga items na yun. And ngayon, si Haji naman ang may feathered airstrike, pero meron kong si Haji magiging low dito and Netsky will take down Haji in that fight. And it's a 3-for-1 trade at mukhang gusto pa nga ni Sinsui punin dito si Rindo, pero mukhang magbaback away na lang itong si Rindo. Pero habulin pa rin nila! Pero nauubos na yung HP mo. Paunti or pabigla-bigla talaga. Pero ngayon nakapwesto sila ngayon sa may mid-bush. Hindi alam ni Ryota na maraming nandito nakaantabay. Hindi gagamitin yung Divine Judgment. Magpa-uulti lang naman. And look at that Abyssal Strike. Akin na nga ng palaki ang nagiging kalamangan ng ONIC PH dito. And hindi talaga makahanap ang Blacklist. Pero ito, nakuha nila si Kekedot. Renejay with the Divine Judgment. Makukuha nila ang kill, ang isang kill na kinakailangan talaga nila. Wala dito ang taga para ma-extend pa nila itong laban na to. Mm-hmm. Ngayon ang Lord, buhay na buhay pa, pero may ma-attack na isa doon sa gitna. Ayun ay si Sensui, napaka-crucial na pick-off para sa side ng Blacklist International. And now the Lord is still up, mukhang kailangan nilang i-target talaga ito at patumbahin muna kasi nandoon sila Netsky, nag-free hit lang din naman. Kinakailangan nilang ingatan kaya kaya baka mag-initiate at mag-flicker. Hanapan ni Rindo, kukuhaan ng vision, pero na-conceal play na din ang mga players ng ONIC PH. Haatakin dito sa napakalalim na pwesto dito si Rindo at mukhang mag-reverse na kasya na tuluyan, pero pumasok na rin si Ohay with the Blazing Duet at yung Lord pa-secure nga ba ni Sensui, pero meron nga bang tutumba para sa ONIC PH? Mukhang yun na nga is magiging si Kekedot para itutuloy pa rin naman ito ng ONIC PH. Napakaraming players na ang low para dito sa Blacklist International, maging si Oheb at Edward na wala na din. Rindo, isusunod na nila. Kinakailangan umuwi dito ni Renejay at maging netong si Hajizi dahil sila na lang ang natitira. Pero mahanap pa din si Renejay. Kinakailangan niya umuwi pero parang sa kabila siya naglalakad ngayon dito at hinahabol talaga siya ng tatlong miyembro. Makakauwi si Hajizi pero mukhang hindi na pagbibigyan dito si Renejay. Papatumbayin na talaga siya ngayon at ngayon din. Pero grabe yung time na nabili niya dito, Adi! Ganyan waves na nagpupunta dito sa side ng Blacklist International and mukhang ang ONIC PH dito gustong-gusto nang tapusin yung laban na to. Oh, mukhang yun na nga yung plano dahil tinatarget na nga nila yung Tori rito. Yung Lord buhay na buhay pa din, pero yung mga members ng ONIC PH pinalilibutan nila yung base at mukhang ngayon tinatarget na nga nila ng tuluyan ito, pero unti-unti na nawawala ang mga members ng Blacklist International. It's a double kill for both Prince and Netsky and mukhang this is it dahil ONIC PH will take game number 1 for this series. Na meron sa kamay ni Haji at ni Renejay. Kaya naman yung rotations natin, mukhang maaga-aga yata natin makikita. Kaya Kedat yata dito, uunahin nila. May concussive blast pa na susunod, pero mapupunta kay Rindo yung first blood. At meron pa yata ang susunod dito. It's a double kill para kay Rindo. Ang makukuha niya pa ay yung gold laner. Pero may sagot pa rin ng ONIC PH dahil nandyan naman si Super Friends. Mm-hmm. Kekedat dito lang gugulo na naman. Mapipilitan kayang mag-retry dito si Rindo. Mukhang hindi naman kasi kaya na yata siyang bigyan. Mapupunta kay Hajiz yung kill. Pero dito naman sa bandang ibaba, si Oheb kamuntikan na rin yata ang bigyan. Pero nandito yung napakagandang paglatag ng real world manipulation. At mukhang hindi naabot yung torn apart memory. Merong sipa na gagawin dito si Renejay. At maaabutan nga ba nila si Friends? Mukhang hindi na dahil kakapusin na sila ng damage. Gamit na rin dito ni Friends yung kanyang feathered airstrike. Pero si Kekedat tatakbo na rin dito. At si Sensuya abot pa nga yata. Pero masesecure pa naman ni Rindo yun with the retribution. At napakagandang sipa pagaling dito kay Renejay, makakakuha sila ng kill onto the jungler of ONIC PH at mukhang isusunod na yata nila si Yota. At ng iba pa ang mga first tier turrets na meron sila, pero meron ditong conceal play. May mahanap nga ba dito si Renejay? Makakakuha ng isang sipa pero hindi yata maaabot ng iba pa niya mga kasama at nandoon na rin naman yung follow up damage. Makakakuha sila ng kill onto Netsky. Kaya kita dito isusunod nga ba? Mukhang hindi dahil napakaraming players dito ng ONIC PH ang talagang rumespo para kay Oheb. Talagang sagutan lang ang nangyayari dito. Mm-hmm.
Napakagandang paghuli na ginawa doon ni Ryota at ni Friends. Hindi na nakagalaw si Edward at kamuntikan na naman si Ryota dito, pero tingnan mo naman ang pagpasok na naman ni Sensui. Nagkasaluhan ng ultimates dito ang dalawang assassins natin. Oy! Pero ang unang tutumba ay si Sensui at hindi si Rindo. Control na ng Blacklist International yung ating mapa. Renejay naghahanap na naman ng kanyang masisipa, pero si Keke Dat din naman kasi nakikita natin doon, napipigilan niya. Pero napakaganda ng pagpasok na naman ni Rindo doon. Tutumba si Netsky dito. Legal manipulation, hindi makakalabas si Keke Dat. At ito, napakaraming players ng Blacklist International ang nandito sa may purple buff nila. Aabot yung shadow, masastakan nga ba si Friends? Mukhang kahit hindi pala maistakan, napakasakit na rito ng ugi shadow kill. Mag-out na muna si Narindo, pero ngayon nararamdaman na ng Onyx PH yung damage na meron sila, especially yeah, 8k gold lead na kailangan hindi nila mabitawan, dahil pag nabitawan nila yun ay baka makabawi pang Onyx PH. Pero mukhang may magiging sipa galing kay Renejay. Hindi tumama yung wild charge doon at mukhang tinutunaw na ni Ohib isa-isa yung mga players dito na Onyx PH. Sensui dito mabubuhay ka, unting-unti na lang sana nga lang yung buhay niya. May harang na naman nagagamitin dito, pero may ugi shadow kill pa palang natitira. Lilipat pa nga dito sa Daxman ng Onyx PH. At si Ohib, unting-unting tinutunaw yung tore dito ng Onyx PH. Mukhang eto na nga yung game number 3 sign na hinahanap natin, dahil hindi na ito madedepensahan at dadalhin na talaga tayo sa game 3. Surname flicker dito ni Keke Dot. And meron na tayong paspon na ating first turtle. Kaya naman na uy, pumasok na naman dito si Renejay. Sensui, mukhang makakatch. And it's the first blood for Rindo. And sasagot pa rin naman dito si Super Friends, pero wala siyang makukuha doon. Uy, walang shadow dito si Rindo. Masusustain niya nga ba dito? Etong ginagawa ni Ryota. Mukhang mabubuhay pa nga siya. Kamuntikan na nga lang. Makakashadow pa palabas. Naman niya na nawawala sa mapa yung mga players ng Blacklist International. Pero eto na nga si Renejay. Hindi makakahuli. Matatalo ng kamuntikan. Pero wala na munang mayayakap din naman. At ngayon yung ugi shadow kilikin na sana. Pero parang kukulangin sila sa damage. Pero Rindo pa din makakakuha ng kill. Walang mahuhuli. O matatalunan muna si Renejay dito. At yung ibang mga players ng Onyx PH nang gagaling pa lang doon sa likod. Pero ang masisipa ay nandito si Haji Zion. Wala na iba. Aabutan ng kinopi ang Feathered Airstrike at siya ay tuluyang tutumba. At si Rindo rito kinakailangan makatakas, pero wala pa yata siyang shadow para makaalis dito sa kinaipitan niya. At hahabulin siya ni Ryota at maging doon sa baba si Edward ay mawawala. Napakaganda nung ginawang initiation doon ng Onyx PH. May yayakapin dito si Renejay, pero si Ohev with that torn apart memory, hindi yata sasapat muna ang damage. Si Keke Dat lang ang mawawala at maiiwan silang pumalag doon. Pero nag-end up ay nakuha nila dito si Super Friends and Renejay. Mukhang gusto niya. Uy, at hindi mauli! Hindi mauli si Sensui, pero matatalo nandito ng bouncing ball. Nandun din naman yung follow-up damage. Tutumba pa rin kahit papano. Pero yung ibang mga players nag-aambahan, nagpapakiramdaman na naman yung ating mga players at mukhang masisipa. Ayan na nga, wala na iba si Edward. Unang tutumba, pero may mayayakap yata doon sa bandang gitna. Pero yung follow-up damage, kinakapos at nawawala. May torn apart memory pa naaabot, pero hindi pa tutumba dito si Ryota. Hindi pa din masyashutdown. Ogi shadow kill, kinamit na din. Look at that feathered airstrike coming in from Haji Z. At hinahabol ni Rindo dito si Keke Dat, pero baka mabubuhay rin naman siya. Ohev dito hinahabol ng dalawa at mukhang hindi nakakayanin pa ng Blacklist International, lalo na dahil hindi nila masyashutdown si Ryota. At mukhang may mauhuli dito na napaka-crucial member yata si Ohev yun. At wala nang iba, sinundan pa ni Renejay. Dalawa na ang natumumba para sa Blacklist International. Make that three, dahil sinundan na dito ni Haji Z. At patuloy lang yung pagpapato dito at pag-free hit ng carry na si Netsky. Pero tatlong miyembro na ang wala para sa side ng Blacklist International. And Onyx PH is looking to end this game right here and now. Papaano na lang ito nerepensahan? Ang sakit na ngayon ng damage nila. Rindo, dinatry i-cut yung mga minions, pero nakalapit pa rin sila sa tore at mukhang hindi na niya ito kakayanin pang pigilan, dahil Onyx PH ang magpo-proceed at sila ang magiging kabilang ng top 4 natin.